Proyecto El Elmo. Sakyan. Namili ako sa bayan. Medyo marami kaya mga bandang alas 5 na ako umuwi. Nagrenta na lamang ako ng tricycle na punuan nun. Subali siguro, mag-aalas 6 na nang makauwi ako. Pagdating ko sa bahay, wala ang mga anak ko. Wala din dun sa tita nila kasi dun naman ako unang dumaan papasok sa tindahan. Akala ko gumala lang. Nagtaka lang ako kahit papano kasi bihira lamang mag-bonding ng dalawa. Pero hinayaan ko na lamang ito. Nag-aayos na ako ng lutuin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang yon o instinct ng pagiging ina. Pero Sir Seth, para bang may mga pagkakataon na naririnig ko si Lori noon. Umiiyak. Tinatawag ako. Napapalingon pa ako sa paligid noon at napapatingin sa labas. Sobrang kinakabahan na ako noon gawa ng may kasabihan, di ba? Na pag naririnig o naaalala mo yung anak mo at wala siya doon, may mangyayaring hindi maganda. Gumaan na lamang ang pakiramdam ko nang makita ko na umuwi si Don. Pero bigla na naman itong bumigat nang mapansin kong hindi niya kasama ang kapatid niya. Ayon sa kanya, lumabas umano siya pero naiwan umano si Lori sa bahay. Kaya naman pinabantayan ko sa kanyang sinaing at naglakad na ako sa labasan. Baka sakaling ang mga kaklase ni Lori na taga sa amin ay alam kung nasaan siya. Pero wala. Ang huling kita nila sa anak ko ay yun yung mga panahon na pauwi ito ng eskwela. Dito ko na inistorbo sila tita maski sila ay nagtaka at hindi nagpaalam ang batang yan. Tinanong niya ako kung natanong ko na daw ba sa mga kapitbahay ko. Noong mga panahon na yun sir ay hindi din nila kasi kaklose itong kapitbahay namin na si Juning. Kasi bihira lamang ito doon kung dumaan o pumunta. Kadalasan mo yung mapapansin sa kabilang barangay, which is ang daanan naman ay sa likod. Kaya hindi rin siya gaanong kakilala. Bumalik ako sa bahay. Napansin ko na may ilaw na dala ng apoy sa loob ng bahay ni Juning. Tapos may usok din. Yan naman hindi ako nagdalawang isip na tumawag. Tao po, Juning. Tagal na tagal ako doon sa pagtingin kung may lalabas sa kusina. Balak ko na sanang pumasok sa bakod nila Sir Seth pero nagulat ako nang may marinig akong boses sa likuran. Magandang gabi, Mara. Pagkalingon ko, nandun si Juning. Nakatitig ito sa akin na matalim at parabang ibang-iba ang ugali nito. Pinilit kong ngumiti at tinanong siya kung nakita niya ba si Lori noon. Saglit itong tumigil at kitang-kita ko yung mga mata niya sir na tumingin saglit doon sa may kusina kung saan may apoy at usok sa parte ng bahay nila. Sabay binalik ang tingin sa akin at sabi, hindi daw. Umuwi na umano ako at baka magising ang lola niyang ilang araw na rin hirap sa pagtulog. Ako naman dahil sa nahiya na rin ay umuwi na lamang din. Doon ko naisip yung mga ikinwento sa akin ni Lori patungkol sa kanila. Hindi kaya tama ang anak ko? Hindi kaya may mali talaga sa kapitbahay namin na ito? Noong mga panahon na yon, ang isa sa ipinagpapasalamat ko ay itong si Don. Nagmamatsyag na rin pala ito sa bahay namin noon. Samantalang ako ay dali-daling tumakbo papunta sa bahay ng tiyahin ko. Humingi na ako ng tulong at ang sabi ko, kung pwede kaming makatawag ng katulong para hanapin si Lori. Gusto ko sana sa barangay kahit tingnan lamang yung loob ng bahay nila Juning pero pinigilan ako ni tita. Baka matrespassing daw kami. Pinatawag niya na lamang ang dalawa niyang anak na lalaki noon. Mga pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Reggie at Toto. May mga dala silang itak at pamalo pero gusto ko sana silang pigilan kasi hindi naman gulo ang hanap namin doon. Pero wala eh. Baka lang kumaga.
Nung parating pa lamang kami sa bahay ay nakita ko si Don na kumakaway sa pintuan. Nagpunta naman ako doon. Sabi niya na medyo natatakot ay sinisilip niya daw kami ni Juning kanina habang nag-uusap. Pagkaalis ko umano papunta sa may tindahan, mula sa may kusina nila Juning, lumabas umano ang matanda na may daladalang sulo. Iniwan nito yung sulo sa may bakuran nila at nagulat ang anak ko nang makitang tumalon ito mula sa likuran papunta sa kabilang bahagi ng mga lote. Sa madaling salita, wala si Juning sa loob ng bahay na iyon. Nagmadali kaming pumunta sa direksyon kung saan sinabi ng anak ko na nagtungo si Juning. Hindi ako sigurado nun. Walang nakakasigurado pero dinaan ko sa hinala at kutubang lahat. Dasal ako ng dasal na sana ay makita ang anak ko na ligtas. Sabi ko kay Don, kung sakali mang umuwi si Lori at gumala lamang ay ipagbigay alam agad sa tita ko. At ito na nga Sir Seth. Sa bungad pa lamang ng lupaing pinasok namin, may naririnig na kaming hikbi. Umiiyak. Imposibleng hindi namin marinig yon. At kaboses na kaboses ni Lori yon. Dali-dali akong tumakbo. Hinabol pa ako nila Reggie at Toto. Sumisigaw ako ng Lori, anak, nasaan ka? Hindi tumitigil ang boses ni Lori hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na nakatayo sa harap ng isang malaking mangga. Inikot ko yon. Nandun pa rin ang boses pero hindi ko makita kung nasaan ang anak ko. Walang ano-ano. Nakaramdam ako ng paghatak na nanggagaling sa isa sa mga pinsan ko. Pinalayo ako sa puno ng mangga. Pagtingin ko sa kanila ay nakatingala silang dalawa. Tumingin naman ako sa direksyon nun. Sa taas ng mangga, Sir Seth, doon nanggagaling ang boses ni Lori. Pero hindi si Lori ang pinanggagalingan ng boses na yon. Dahil doon, sa isang sanga ay merong nakalambitin. Yung mga kamay niya ay nakahawak sa may isang sanga pero ang katawan niya ay tuwid na tuwid nun. Isang matandang babae na mukha ng bangkay. Napakapayat nito pero napakahaba ng buhok. Halos lubog na ang mga mata pero kahit papano ay nasisipat mo yung ilaw ng nagbabagang paningin nito. Napasigaw pa ang pinsan ko na maligno umano. Pero nang magsimula na itong huminga ng malalim at nakarinig kami ng tunog ng tiktik sa paligid. Malinaw na aswang ito. Pinagbabato ko ito. Nasa uli ay sumunod din ang mga pinsan ko. Sigaw ako ng sigaw na nasaan ang anak ko. Nasaan si Lori? Ibalik mong hayop ka. Kung hindi ay susunugin ka namin ng buhay. Ewan kung paano ko nasabihan gang wala naman kaming dalang apoy. Sobrang gaan ng matandang ito. Pagkabitaw niya dun sa sanga ay lumipat ulit ito sa kabilang sanga na para lamang nakalutang. Tuwid na tuwid pa rin ang katawan at nakatapat sa amin ang mga paa nito. Umalis kay dito. Alis! Alis! Tinataboy niya kami. Sinagawan ko siya ulit na ibalik si Lori. At ang sumunod na sinabi niya ang nagpahindik sa balahibo ko. Wala sa akin ang anak mo. Ang hirap nga niyang hanapin eh. Tingnan mo sa bahay namin. Lalo ko siyang pinagbabato habang sinisigaw kung saan siya nakatira noon. Nagturo ito. Daan pabalik sa amin. Eh wala na namang ibang bahay doon bukod sa amin at sa bahay ni Juning, di ba? Sa muli naming paglingon sa kanya, sir, ay para kaming namalikmata nang iakap niya ang sarili niya sa may sanga at pagkatapos doon ay nagpatihulog. Nawala ito pagkabagsak sa lupa at tanging ang tunog ng tiktik ang huli naming narinig habang kami ay tumakbong pabalik papunta sa bahay. Pagkarating namin doon,
pagkadaan namin sa mismong bahay nila Juning. Nakita ko ang sinasabi ng anak ko na gaserang iniwan ng babae. Sumilip pa ako pero ang nakapagtataka ay patay na ang apoy o liwanag sa loob ng kusina nila. Wala na rin usok. Pagdating namin sa bahay, wala na rin si Donnie doon kaya ang sunod namin na takbo ay sa tita ko. Halos makahinga ako ng maluwag sir sa nang makitang andun si Lori. Tulala ito pero nang makita ako ay saka ito umiyak. Niyakap ko ang anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi daw ako naniniwala sa kanya. Na may mali kila Juning. Tinanong ko siya kung anong nangyari. At ayon sa kanya, umalis si Don at iniwan umano siya doon sa bahay at sa takot niya ay lumabas siya para sana pumunta sa tita ko. Pero ang nangyari Sir Seth, nakailang metro pa lamang siya nang lumabas sa bakuran namin, ay bigla na lamang umano siyang hinarang ni Juning. Namumula ang mga mata nito na galit na galit. Meron itong hawak na sako. Dali-daling nagtatatakbo ang anak ko palayo noon pero hindi na niya alam kung saan ang daan pa uwi. Ang medyo hindi ko pa maintindihan sa kwento ng anak ko nung una ay bigla na lamang may sumuksok sa kanya sa mga kakahuyan na puro tinik at siya lamang ang kasya doon. Hanap ng hanap umano sa kanya si Juning. Hindi niya alam kung saan siya gumapang at hindi niya rin maturo kung saang parte yon pero nung marinig umano niya na dumating na ako na tila tinatawag sila, ay siyang bigla namang pagwala ni Juning na humahabol sa kanya. Tawag daw siya ng tawag sa akin, pero hindi ko daw siya naririnig na para lamang umano akong nasa malapit nun. Nung huli daw niyang narinig ang boses ko, ay yung panahon na kasama ko ang mga pinsan ko na tinatawag siya. Pero nung tuntunin niya ang boses ko na yon, ang una niyang nakita ay ang bahay namin. Kung nasaan si Don. Nang makita siya ni Don, sa takot naman ng isa kong anak ay nagtakbuhan sila papunta sa bahay nila tita. Hinintay na lamang nila akong makabalik doon. Dalawang oras mahigit ang binyahe namin papunta sa Manggagamot. Mabilis lamang natawas at sinabi niya kaagad na kapitbahay daw talaga namin yon. Lahat daw sila aswang at mahilig sila sa mga bata. Dito na pumasok ang sinasabi sa ibang kwento na dungan. Mataas daw ang dungan ni Lori na sa batang edad sa swerte niya kahit na gustong gusto siya ng mga nilalang sa tabi-tabi ay hindi siya basta-basta nalalapitan. Para bang yung pagkakapaliwanag niya Sir Seth ay bawat tao sa atin ay parang may bakod na nakapalibot o enerhiya. Kung gaano kadistansya ang mga nilalang, ay ganun kalakas ang dungan mo. Bukod kasi sa aswang, may iba pang elemento na nakatitig o nagbabantay kay Lori. Hindi ako sigurado kung tama ako ng pagpapaliwanag pero noong mga panahon umano na hinahabol si Lori ng aswang, ayon sa Manggagamot, may bumuhat umano sa kanya at isinuksok nga siya doon sa tinikan. Isa ding elemento, malaking nilalang umano na para bang niligtas ang anak ko noon. Pag may pagkakataon ay sa susunod ko na itikikwento Sir Seth, pero hindi ito tungkol sa aswang. Naalala ko lamang kasi noon yung tungkol dito ng magsabing albularyo. Siyempre laking lungsod sila kaya naman buong akala ko ay wala ang mga sinyalis na yun na may kakaibang anak ko. Dito ko nga dinalaman na nakuha niya ang lakas ng dungan na ito sa tatay niya. Diba nga sabi ko kanina, biglang nagka-interest si Juning sa tatay nito. Siguro ay naramdaman niya sa mister ko. Makes sense dahil ang lolo ng mister ko ay may pagka-ermitanyo noon. Matapos kaming ikasal ay nambless din ito sa amin na siya din sigurong rason kung bakit mataas ang dungan ko pati ng mga anak ko. Si Don kasi hindi naman sensitibo sa ganito pero kahit ganon ay nalalayo naman daw siya sa kapahamakan. Ang bagay din na ito ang dahilan kung bakit hindi umano kami naaapektuhan ni Don sa nakain naming karne na bigay ni Juning.
Matapos naming makauwi ay pinagsabihan na ako ni tita na lumayo-layo na dun sa kapitbahay. Lalo na at sa tawas ng albularyo na lola ni Juning ang nakita naming nakalambitin sa may mangga. Mahirap daw kumprontahin at magmaang-maangan lamang ang mga ito dahil wala namang ebidensya. Pero magmula din noon ay hindi na niya kami kinakausap at iwas na ang kapitbahay namin na ito. Hindi na rin ito nagbibigay ng ulam hanggang sa kunin na lamang kami ng mister ko at mailipat kami sa lugar niya. Yung tungkol sa karne, napapaisip tuloy ako kung anong karne yon. Pero sana mali ako. Mali ako ng akala na sana karne lamang talaga yon. Ng baka, hindi ng bata.